Iniulat ng Pilipinas ang pagkakaroon ng 12-dosenang mga barko ng China sa pinagtatalunang karagatan ng South China Sea. Noong 2016, tinanggihan ng isang internasyonal na tribunal ng arbitration sa The Hague ang mga pag-aangkin ng Beijing, na ginagarantiyahan sa Maynila ang mga karapatang pagsamantalahan ang mga mapagkukunan sa loob ng 200 milyang dagat ng EEZ. Ang Pilipinas ay nababahala sa hindi katanggap-tanggap na presensya at sa paglabag sa pambansang soberanya ng 12-dosenang mga barko ng China sa pinagtatalunang karagatan ng South China Sea. Mababasa ito sa isang pahayag na inilabas ngayong araw ng pansamantalang kalihim ng depensa na si Jose Faustino. Ang pagkakaroon ng mga bangkang Chino ay iniulat, sa partikular, sa tubig sa pagitan ng mga atol ng Iroquois at Cebu, sa tinatawag ng Maynila na Western Philippine Sea. Noong nakaraang linggo, tinuligsa ng mga mapagkukunan ng militar ng Pilipinas ang mga aktibidad ng isang maritime militia ng Beijing sa lugar. Nananatiling bukas ang aming mga linya sa dialogo. Gayunpaman, inuulit namin na ang mga aktibidad na lumalabag sa aming soberanya, karapatan at jurisdiksyon, at nagbabanta sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon, ay hindi katanggap-tanggap, ani Faustino. Ito ang pinakahuli sa mahabang serye ng mga insidente sa pagitan ng Pilipinas at China sa South China Sea, kung saan dumadaan ang mga kalakal na nagkakahalaga ng humigit kumulang 3 trilyong dolyar bawat taon. Noong 2016, tinanggihan ng International na Arbitration Tribunal sa The Hague ang mga pag-aangkin ng Beijing sa pamamagitan ng pagbibigay sa Maynila ng mga karapatan na pagsamantalahan ang mga mapagkukunan sa loob ng 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone EEZ. Gayunpaman, hindi tinanggap ng China ang desisyon. Matatagpuan ang Iroquois at Cebu sa loob lamang ng Philippine EEZ, 127 nautical miles mula sa isla ng Palawan. Bumisita rito noong nakaraang buwan ang Vice Presidente ng Estados Unidos na si Kamala Harris, na muling pinagtitibay ang pangako ng Washington na suportahan ang mga karapatan sa teritoryo ng Pilipinas. Nangyayari ang insidente habang naghahanda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng state visit sa Beijing sa unang bahagi ng susunod na taon.